Good day mga idol! Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang women's team ng Team Navy. Grabe ang lakas nila. Pagkatapos niyan, tambay tayo sandali sa 7-Eleven at interviewin naman natin si Idol Eloy para malaman natin kung anong plano niya during the lockdown. Papakita ko rin sa inyo yung hidden dangers ng pag-ride dito sa MOA kasi may na-aksidente nung February. Ipakwento natin sa kanya kung ano yung nangyari, bakit siya na-aksidente. And finally, as promised, meron akong giveaway para sa inyo. Tapusin nyo lang yung video para malaman nyo kung paano sumali. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Nangyari yung ride na to mga idol nung March 12, 2020. Bago pa ito yung lockdown na nangyari naman noong March 15, 2020 rin, no? So pwede pang mag-ride sa MOA niyan at actually maraming nag-ride nung araw na yan. Napansin ko habang nag-ride kami na dumating yung women's team ng Team Navy. So sabi ko sa sarili ko, pagkakataon na to para makaride ko yung mga idol ko. So inintay ko silang makaikot and then sumabay ako sa kanila. Gusto ko rin kasing malaman kung gaano kalakas yung women's team ng Team Navy kasi kung mapapansin ninyo, tuwing merong women's category sa isang cycling race, halos puro sila ang kumukuha, or actually sila lang talaga ang kumukuha. Halos walang nakakasingit sa kanila, no? So curious ako gaano sila kalakas. Tatlo yung Team Navy na babae na nag-ride nung araw na yan sa MOA. Isa si Matilda Krog, yung isa naman ay si Marian Dacumos, and yung pangatlo, sorry, hindi ko kilala kasi parang first time ko siyang nakita na nag-ride sa MOA na naka-Team Navy na jersey. Sayang wala si Kate, si Marella, tsaka si Jermin. Hindi masyadong kita yung actual na speed nila kasi naka-timelapse tayo mga idol, pero ipapakita ko sa inyo yung actual na GPS data. Doon sa part na kasama sila, nag-average kami ng 38.4 kilometers per hour at nag-average ng 48.2. Matulin yan para sa isang MOA ride kasi sa MOA mahirap mag-maintain ng mataas na average kasi merong mga U-turn. Ang nangyayari, magbepreno ka sa U-turn and then magkakargahan paglabas sa U-turn. So nakakalaspag talaga. Iilan lang yung nakaka-average ng ganyan sa MOA. Pag pro, syempre kayang-kaya yan, pero sa mga normal na tao katulad natin, mahirap i-achieve yan. Kaya naman bumilib talaga ako nung nakasabay sila sa ganyang takbuhan. Yung 48.2 na yan, nangyari yan sa U-turn. Pagkayari ng U-turn, biglang nagbugsuan, umabot ng 48.2. Kung nakikita nyo yung max power, nasa 946. Sprint effort na yan mga idol. So yun, ganun kalakas ang mga babae ng Team Navy. Kaya naman hindi na ako nagtataka ngayon kung bakit lagi silang nananalo sa mga local cycling race and minsan din sa international races. Kaway ka naman sa mga ano, sa mga kaway-kaway muna. Kaway-kaway. Ibaw mo yung tubig. Naka-retainer na yan, ha? Wala nang brace, oh. Hi, Ma'am Eloy. Good morning. Good morning. ano po ang ensayo natin today? Ensayo natin for today, fight for Enco. Wow! Dahil wala nang race, good training na lang for Enco. Para saan ba ang ensayo nga? Tama, para saan ba ang ensayo? Wala na. Wala. And then, for health. For health. Ganun na lang. Break. Yun nga palang mga kaibigan ko sa Nueva Ecija, nagpapabate. Hi sa mga taga Nueva Ecija, Nuevo Ecijano. Pupunta ka ba ulit doon? Kailan ba? Baler daw tayo, kaya tinggalan. Wala lang eh, bike na lang. Okay. Wala lang mabihisan. Batiin mo naman si Boss Peter. Ay nako, Boss Peter. Na yan. Boss Peter issue gun. Dapat sa mga bossing ko, ayan oh. Pupupad mo yung para sa kanila. Alin? may accidenting nangyari. Hindi sa peloton namin, pero sa ibang grupo. Tingnan natin muna sandali kung okay yung rider. Ding, 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 ding.
Ito si ano, yung eyewitness natin. Si Senyor. Ano nangyari, sir? Ay, umiskid yung gulong. Ah, sa harapan dito sa lubak. Medyo mano siya gumanon. Wala naman, hindi wala, naman. Wala siyang damay, wala siya. Wala siyang kadamay. Wala, okay, okay. Okay naman siya. Okay naman. Ikaw yata may kasalanan eh. Hindi po, sa likod lang. Umamin ka na. Muntik na ako, madamay. Muntik ka nang madamay, okay. Buti, nakaagwat lang. Ito, siya po yung kasalanan. Sorry po, nasigawan ko. Sinagawan pala, sinagawan. Nagulat po. Sa part na to, mga idol, hinihintay lang namin na dumating yung ambulansya. Nangyari yung aksidente na to noong February 13. So, parating na yung paramedic. Mukhang okay naman si sir, pero okay, tama yung kanyang collarbone tsaka yung kanyang hips. Nakapagsalita naman siya. Hopefully, minor injuries lang. Ito na yung bahay natin. So, thank you sa Lifeline. Dumating ka agad sila. Always ready sila dito sa kaya. So, it's quite unfortunate na merong na-accident dito sa MOA. Wala naman siyang kasemplangan, siya lang mag-isa kasi ang nangyari, nung nag-U-turn siya, merong hukay doon sa may karsada. Na-shoot yung gulong niya doon. At tapos nag-slide. So doon siya, nabuwal. Buti na lang, walang nakasagasa sa kanya doon sa peloton. Mag-jump tayo sa March 12 kung saan magaling na siya at pwede na natin siyang interviewin. Mga idol, ito po yung na-aksidente noong sa video na ipinakita ko. Boss Noni, ano nangyari? Bakit na na-aksidente ka nung araw na yun? Bali, pagliko ko nung ano, natanggal yung kadena ko. Lumabas sa pinaka-big ring. Lumabas yung kadena. Bakit siya lumabas? Nalubak ako. May lubak kasi doon sa may lugar ng tawir na pedestrian. Yung parang hukay doon? May hukay yun. Nung pagano ko, nung pipidal na ako, nawala na ako ng ano, ng ano, yung parang yung tawag dito. Yung ano ko, yung momentum ko eh. Yun na yung pag ano na ako ng kanan, gumano na ako. Yun pala so, nangyari. Wala naman kasabitan. Wala naman, buti nakaano yung mga, pero matuloy na rin ng ano, mga benching ko yata 30. Yung U-turn na yun. U-turn mong haba na ng ikot namin, nakaka 30 kilometers na kami nun. Ngayon lang bigla na nawala. Pero, kumusta naman yung injury mo? Ano nangyari sa'yo? Bale, ito na lang. Nagtiterapy ako sa ano. Nasa YouTube ako kumuha ng therapy. Exercise. Nabali ba yung collarbone mo? Wala. Bale, yung collarbone, ano lang daw, napunit yung pinakalitid. In-x-ray ka? In-x-ray? In-x-ray ako nung sa passage nun. Yung ano lang, yung unang ano ng doktor nung sa radiologist. Ano raw, may ano raw, crack daw, putol. Nung nakita nung ortho, hindi. Buti. Tapos ano yung lang dito sa likod yata, may mga crack yung ano ko. Yung mga litid. Litid? Punit. Yan, kaya masakit pala. Punit pare, pag litid, mahirap mag-heal yan, ano? Malamig, umaan. Pero ano, gigil lang. Ilang linggo yung ano mo, recovery? Bali, ano na ngayon, sa bukas, ano na siya, 1 buwan na. 1 buwan, tagal din, 13, ano? 13, ingat tayo bukas, 13. Friday the 13. Pala. Friday the 13th. Ingat din sa COVID. Hey, may discount ka naman yata dyan eh. Dito? Wala dito. Thank you. Pagka magkakape kayo sa Starbucks, pasok nyo yung bike nyo. Bawal sa labas kasi magagasgas daw yung dingding. Brewed coffee ba tayo? Brewed coffee? Oo. Thumbs alam masasabi mo kay Chupit? Si Chupit? Tingin ko hindi tatablan ng coronavirus yun. Pero in danger siya, matanda. Nako po! Senior citizen. Inilayo ko na nga eh. Sabi mo. Chupit! Maglalayo ka sa ospital ha. Bata makakana ng corona doon. Wala akong tinuturo sa kanila ha. Sila may sabi ko. Talungin natin mamaya si Gina. Nandiyan si Gino. Napuntan. Mga idol, uwi na. Anong oras na ba? Anong oras na ba, idol? 9:30. Medyo tinanghali kami dito sa MOA. Kasi walang pasok. Kung kailangan nyo ng medyas, ito lang.
si Mr. Louis Reyes. Ayan yung medyas, so, ano yan, Red Horse tsaka Heineken. Hindi lang pang manginginom yan, ha? Pang ano rin yan, pang mga, oh. yun, no? Pang ensayo. Mga idol, ito yung ipaparaffle ko sa inyo. Isang Red Horse na medyas at isang Heineken na medyas. Cycling socks ito, mga idol. Ginawa talaga siya para sa cycling. Pero syempre, pwede nyong gamitin pang basketball, pwede rin pamasok. Bahala na kayo kung saan nyo gagamitin, ha? All you have to do para magkaroon ng chance para manalo ng medyas na to is to like this video and then mag-comment din kayo sa video na to. Automatic kasali na kayo sa raffle. So paano naman pipiliin yung mananalo? Random tayo, mga idol. Ibig sabihin, meron akong website na ipapasok yung mga comments nyo and then siya na yung bahalang pumili, okay? Tandaan, mag-comment, i-like yung video and then make sure na nakasubscribe kayo, mga idol. So hanggang dito na lang, mga idol. Sana matapos na tong quarantine na to kasi gusto ko nang mag-bike sa labas. Till next video, peace!